Ilang araw nang nagpapakalasing si Hana sa bar. Simula noong sunod-sunod niyang rejection sa trabaho. Pakaramdam niya'y nawala na ng direksyon ang buhay niya. Hindi na niya alam kung papaano pa makakabangon. Lalo na't naloko pa siya ng isang scammer. At ngayon ay wala siyang maibayad sa mga bills niya. Ilang sandali pa, ay bigla na lamang may kumatok sa pintuan. Kahit agad siyang bumangon upang pagbuksan ito. Nakasuot lamang siya ng maluwag na shirt at pati na rin panty short habang inaayos niya ang kanyang buhok. Sandali lang, sigaw niya. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanyang harapan ang nakasimangot na mukha ni Mrs. Reyes. Magandang umaga po, Mrs. Reyes. Nakangiting bati niya sa matanda. Anong maganda sa umaga, Hana? Wala ka bang balak na magbayad ng renta mo? Nakakunot noon na sabi ni Mrs. Reyes. Magbabayad naman po ako, Mrs. Reyes. Tugon niya. Iniabot ni Mrs. Reyes ang kanyang kaliwang kamay upang kunin sa kanya ang bayad ng renta niya. Dalawang buwan na kasi siyang hindi nakakabayad mula nang mawalan siya ng trabaho. Nasaan na? Bulyo ni Mrs. Reyes. Mrs. Reyes, baka pwedeng bigyan naman po ako ng ilang araw. Pangako magbabayad po ako sa susunod na linggo. Pakiusap niya rito. So ako pa ngayon ang mag-a-adjust? Matuto ka namang mahihahan na. Nakataas na kilay na sabi niya. Hindi ako nagpapatira ng libre dito. Kahit wag na wag mong uubusin ang pasensya ko. Galit na sabi ni Mrs. Reyes. Mrs. Reyes, nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. Hindi ko naman po tatalikuran ang obligasyon ko. Sadyang mailap lang po talaga para sa akin ang trabaho ngayon. Pero hindi naman po ako tumitigil sa pag-a-apply. Pakiusap niya ulit. Okay, sige. Sa ngayon ay pagbibigyan muna kita. Pero sa susunod na babalik ako rito, ay ako na mismo ang kakaladkad sa'yo papalabas ng apartment na to. Pagbabanta pa ni Mrs. Reyes. Opo, maraming salamat po, Mrs. Reyes. Pasasalamat niya. Nang makaalis na nga si Mrs. Reyes, ay napabuntong hininga na lamang si Hana. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tumihaya sa kama. Hindi niya na alam kung saan maghahanap ng trabaho. Hindi niya na alam kung saan magsisimula muli pagkatapos ng ilang rejection. Bigla namang tumunog ang phone niya at nakita niyang tumatawag ang kanyang best friend na si Tiffany sa kanya. Si Tiffany ang best friend niya mula high school at pati na rin hanggang sa ngayon. Ilang buwan na rin hindi nagparamdam ang babaeng ito. Hello, bestie. Bati ni Tiffany sa kabilang linya. Milagro, buhay ka pa pala. Natatawang sabi niya sa kanyang kaibigan. Oo naman, naging busy lang talaga ako sa trabaho, kaya hindi na ako nakakapag-update sa'yo. Sagot ni Tiffany. Mabuti ka pa, stable na ang trabaho mo. Naiingit na sabi niya sa kaibigan. Bakit? Ikaw ba? Nagtatrabaho ka pa rin ba sa Choco Delight? Tanong ni Tiffany sa kanya. Ilang buwan na mula nang tinanggal nila ako sa trabaho. Kasi na-over-employees na kami. Malungkot na sagot niya. I'm sorry to hear about that. So wala kang trabaho ngayon? Tanong ni Tiffany. Wala eh. Naghahanap pa lamang ako ng trabaho. Kaso puro rejection lang naman ang natatanggap ko. Sagot niya. Baka naman may bakanting trabaho sa kumpanya niyo. Baka naman pwede ako dyan. Pagbaba sakali niya. Narinig niyang napabuntong hininga na lamang si Tiffany at nakulat siya sa sagot nito. Nahiring daw sa kampaning pinagtatrabahuan nito. Agad siyang naging interesadong mag-apply. Hiring sa company namin pero hindi ka pwede ron. Tugon ni Tiffany. Teka, bakit naman hindi ako pwede? Curious na tanong niya. Ah, okay. I know it. Dahil ba hindi ako college graduate kagaya mo? Sumunod na tanong niya na parabang ang baba ng tingin niya sa kanyang sarili. Hindi naman sa ganun, bestie. Wala kasing tumatagal na sekretary sa kumpanya namin dahil napaka-arugante ng CEO namin. Ayoko namang mahirapan ka. Sagot ni Tiffany. Sasabihan na lang kita kapag may other vacant job sa company namin, ha? Dagdag pa ni Tiffany. I want that job, bestie. Can you help me with that, please? Pakiusap niya. Desperado na si Hana na makapag-apply sa sinasabing trabaho ni Tiffany.
sa kabila ng sinabi nitong arrogante ang boss nila. Sa totoo lang, ay hindi niya rin alam kung bakit naiintriga siyang makilala ang arroganteng CEO nila na sinasabi nitong si Tiffany. Bakit hindi ko i-challenge ang sarili ko, hindi ba? Sabi niya. But Hannah, kapag sinubukan mong pasukin ito tapos sa address ka lang pala, maapektuhan rin ang trabaho ko kung i-refer kita. Nag-aalala lang sabi ni Tiffany. I promise, I won't back down. Kailangan ko talaga ng trabaho, kaya hindi ko sasayangin ang opportunity na ito. Paninigurado niya. Okay, sige. Itatext ko sa'yo ang address at dapat exactly 9 AM ha, ay naroon ka na para sa interview, okay? Seryosong sabi ni Tiffany. Alright, I'll be there before 9. Maraming salamat talaga, Beshia. Nakangiting sabi niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Tiffany sa kabilang linya. Nagpasalamat naman siya bago sila nagpaalam sa isa't isa. Kinabukasan ay maaga siyang nagising at bumangon na upang maligo. Inihanda niya na muna ang kanyang susuoting formal na damit para sa interview niya mamaya. Lord, sana po ay ibigay niyo na po sa akin ang trabahong ito. Nakangiting sabi niya. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis na nga siya at inayusan ang kanyang sarili sa harapan ng salamin. Naglagay ng kaunting pulbos, makeup at pati na rin lipstick upang maging presentable tignan. Sa totoo lang ay hindi talaga siya mahilig sa makeup, but for the sake of work ay gagawin niya talaga ito. Around 8:30 AM ay nakarating na nga siya sa Maximo Company. Ramdam niya ang magkahalong excitement at kaba sa mga oras na yon habang naglalakad siya papasok ng entrance ng building. Pagpasok niya ng building ay nakangindi niyang pinati ang guard at nakita niya naman kaagad si Tiffany na nasa unahan. Nakangiti itong lumapit sa kanya at bumeso. Are you ready, Beshi? Tanong ni Tiffany. Honestly, kabado ako, Beshi. Pag-aamin niya. Just be yourself, okay? Nakangiting sabi ni Tiffany sa kanya. What if I get rejected again? Nag-aalala lang sabi niya. Tinapik ni Tiffany ang balikat niya upang pagaanin ang loob niya. God knows how lucky she is to have a best friend like Tiffany. Mas angat nga lamang ang buhay ni Tiffany kung ikukumpara sa kanya. Ngunit alam niyang hindi rin naman naging madali ang pinagdaanan nito sa buhay dahil broken family sila. Kumalma at sumunod ka na lamang sa akin, sabi ni Tiffany. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa harapan ng HR office. Mas lalo naman siyang naging kabado, ngunit pinakalma niya naman ang kanyang sarili. Pasimple niyang nirab ang kanyang magkabilang palad upang pakalmahin ang kanyang sarili. Narinig naman niyang nagsalita ang babae sa loob upang patuloyin siya. Come in! Pagpasok naman niya sa loob, ay bumungad sa kanya ang napakagandang babae na blandang buhok. Napaka-professional din talaga ng looks nito. Good morning, ma'am. Nakangiting bati niya. Good morning. Nakangiting tugon naman ng babae. You are obviously nervous. Calm down, pretty. Nakangiting sabi ng babae. I'm sorry, ma'am. I just can't help. Paumanhin niya. It's okay, I understand. Please introduce yourself. Mahinang sabi ng babae sa kanya. I'm Hannah Rojas, 25 years old. I'm living in an apartment here in Santa Rosa. Nakangiting pakilala niya sa kanyang sarili. Nice to meet you, Hannah. I'm Mary Peneta, HR admin ng Maximo Company. Pakilala ng HR admin sa kanya. Nice to meet you rin po, ma'am. Nakangiting bati niya rito. Are you sure? You want to be the new CEO secretary? Seryosong tanong ng HR. Of course, ma'am. Please give me a chance to prove myself in this position. Sagot niya. Okay, sige. Congratulations. You are hired. Nakangiting sabi ng HR na nagpatalo naman sa kanyang puso. Are you serious, ma'am? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, of course. You are now the new secretary of the CEO and hopefully, she will last here. Pagkumpirma ng HR sa kanya. Oh, really, ma'am? Hindi makapaniwalang tanong niya. Napailing at napangiti na lamang ang HR admin na si Mary sa kanya dahil parang hindi talaga ito makapaniwala. Akala kasi ni Hannah ay isang mahirap na katanungan ang itatanong nito sa kanya
katulad ng mga last interview niya sa mga ina-play niya. "Why don't you believe me, Miss Rojas?" Nakangiting sabi ng HR na si Mary. "Eh ang akala ko po kasi i-interviewin niyo ako at mahirap yung mga tanong. Ilang kumpanya na rin po kasi ang ina-applyan ko at ngayon lang po ako natanggap ng walang kahirap-hirap." Sagot niya, "That is not necessary. May tiwala naman ako kay Tiffany." Nakangiting tugon nito sa kanya. "My only wish is that you stay longer at the company." Nakangiting sabi pa nito. "Yes ma'am, I am aware of the CEO's behavior. Tiffany told me everything about him." Sabi niya na ikinagulat naman ni Mary at halos matawa pa ito. "Buti naman at sinabi niya na sa'yo, basta focus ka lang sa trabaho mo ah, at huwag mo masyadong dibdibin ang mga sinasabi niya. Ganun lang talaga yon, masyadong mainit lagi ang ulo." Nakangiting sabi ni HR Mary. "Pero ano po ba ang itsura niya? Nakakatakot rin po ba?" Curious na tanong niya. "Actually, he's perfect." Nakangiting sagot naman ni Mary na para bang may bahid ng kilig sa mga mata niya. Perfect? Nahuhutal na tanong ni Hannah. "Never mind, Miss Rojas. Anyway, you can start your job tomorrow and your salary will range from 25,000 pesos to 40,000 pesos. Yun ang starting pay mo. Depende sa incentives mo kung magkano talaga yung makukuha mo every payout. 15 and 30 ang sahuran. Yun nga lang, hindi ka pwedeng mag-day off kapag gusto ni boss na present ka sa araw na yan. You should work. Kaya mo ba yun?" Tanong ni Mary sa kanya. "Opo, worth it naman po sa 25,000. Sulit po ang ibabayad niyo sa akin. Sisipagan ko pa po." Nakangiting tugon niya. "Good again and congrats." Nakangiting sabi ni HR Mary. Agad naman siyang tumayo at nagpaalam na sila sa isa't isa. Sobrang saya niya at halos hindi siya makapaniwala na may trabaho na siya at malaki pa ang sweldo. Kumpara sa trabaho niya na waitress na kumikita lamang ng 10,000 pesos kada buwan. "Marami po talagang salamat ma'am." Pasasalamat niya. "Just don't be late or else you will regret it." Paalala nito sa kanya. "Yes ma'am, I will be the most punctual CEO or secretary." Paninigurado niya. Paglabas niya ng HR office ay hinanap niya kaagad si Tiffany. Ngunit sabi ng staff ay nasa working hours pa daw kaya bawal pang lumabas. Napabuntong hininga na lamang siya at nagpa siyang lumabas na lamang ng building. Hindi naman siya mapakali habang naghihintay ng taxi. Kaya tinawagan niya ito upang ipaalam ang magandang balita at agad naman siya nitong sinagot. "Hello Beshi, I have a good news. Tanggap na ako. May trabaho na ako." Masayang sabi niya rito. "Congratulations sana." Bati nito sa kanya. Ngunit halata rito na may pag-aalangan. Hindi kasi komportable si Tiffany sa ugali ng boss niya. Alam na alam niya ang aroganteng ugali nito. Kahit walang tumatagal na sekretary rito. Ngunit alam rin niyang kailangan talaga ng kaibigan niya ng trabaho. Kahit wala siyang pagpipilian. "Maraming salamat ha. I can't do it without you. You are the best, Beshi." Nakangiting sabi niya. "Walang anuman yun, Beshi. Basta't yung sinabi ko sa'yo ha. Sana'y makayanan mo ang ugali ni boss." Nag-aalala lang sabi ni Tiffany. "Oo naman, kayang-kaya ko yan." Nakangiting sabi niya. Bigla namang may sumulpot na humaharurot na kotse sa harapan niya at muntikan na siya nitong mabangga. Napapikit naman siya sa sobrang kaba nang halos humiwalay ang katawan niya sa kanyang kaluluwa. Mabuti na lamang at hindi niya napitawan ang kanyang cellphone dahil wala pa naman siyang pambili ng bago. "Diyos ko po." Malakas na sambit niya. Pagdilat ng kanyang mga mata ay agad niyang tinignan ang buo niyang katawan kung may galos ba siya o sugat ng matumba siya. Sobra naman siyang nagpapasalamat sa Diyos sapagkat buhay pa siya ng lagay na iyon. "I'm still alive. Thank you Lord." Sambit niya. Agad naman siyang napatingin sa sasakyan upang tingnan kung sino ang walang modong driver ng kotse. Dahan-dahan siyang tumayo dahil medyo masakit pa ang kanyang kabilang paa. "Sino ba yung walang modong driver na yun?" Nakakunot noon niyang tanong. Ngunit napatulala na lamang siya nang makita ang isang napakagwapong lalaki na bumaba sa kotse na yun. "Ang gwapo niya." Motol-otol na sabi niya. "Ang ganda ng kanyang mga mata
at ang takos ng kanyang ilong. Napakapula ng kanyang mga labi at ang ganda ng kanyang buhok. Wow! Namamangha niyang sabi. Ilang segundo rin bago siya naimasmasan sa naging reaksyon. Hindi niya ako pwedeng takasan dahil lang sa gwapo siya. He should pay for what he did to me. Munti ka na akong mamatay doon dahil sa ginawa niya. Kaya I will never consider his beauty. No, he can't escape me. Sunod-sunod na litanya niya sa kanyang sarili. Agad niyang sinunda ng gwapong lalaki at tinawag upang kumprontahin sa ginawa nito sa kanya. Hoy lalaki! Sigaw niya rito. Napahinto ang lalaki at lumingon sa kanya. Litaw na litaw naman ang kagwapuhan nito kahit napakaseryoso ng mukha nito. Halata ang pagiging arrogante sa mukha nito, ngunit wala siyang pakialam at hindi siya natatakot rito. Hindi porket gwapo ka, ay pwede mo nang takasan ang ginawa mo sa akin. Muntik na akong mamatay, oh. Bulyaw niya rito. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Muntik mo na akong patayin sa ginawa mo. Sino ka ba sinakala mo? Napakawalang modo mo. Sigaw pa niya. Ilang segundo rin bago ito magsalita at napakalamig ng boses nito na nagbibigay kakaibang sensasyon sa kanya. What are you talking about? Nakakunot na noon na tanong ng lalaki sa kanya. Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog? O sige, I almost died. Mariin na sabi niya. Your car almost hit me. Didn't you see what you did? Naiinis na tanong niya. Then, aroganteng tanong nito pabalik sa kanya. You should pay for what you did. Matapang nasagot niya. So kasalanan ko pa talagang tanga ka? Nakakunot no at aroganteng tanong ng lalaki. Hindi ako tanga no? Ikaw itong walang modo na gustong pumatay ng ibang tao na wala namang ibang ginagawa kung hindi ang nakatayo lamang sa kilid. Depensa naman niya. I guess you don't know me, woman. Malabig na boses na sabi ng lalaki. What do you think you are? Mataray na tanong niya rito. Nainis naman si Hana sa sarili dahil kahit inis na siya sa aroganteng lalaking nasa harapan niya ngayon ay napakagwapo pa rin talaga nito sa paningin niya. Nagulat naman siya nang biglang inilapit nito ang mukha sa kanya at hindi niya maiwasang maamoy ang mabango nitong hininga. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya habang magkalapit ang mukha nilang dalawa. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong niya. Pigil hininga siyang nakatayo sa harapan ng lalaki at ilang segundo pa bago lumayo sa kanya ang lalaki. I can't believe a woman like you dares to fight me. Aroganting sabi ng lalaki sa kanya. At bakit naman hindi? Wala namang katakot-takot dyan sa mukha mo. Mariin na tanong niya. Wala naman talagang katakot-takot sa mukha ng lalaking nasa harapan niya. Sa sobrang gwapo ba naman ito, ay aakalain mo talagang hindi ito marunong magkasala. Para kasi itong anghel na nahulog sa lupa. Napatingin siya sa wallet na kinuha ng lalaki mula sa bulsa nito. Nagulat naman siya nang hinulog niya ang isang makapal na nakataling pera sa harapan niya. Is that enough? Nakataas na kilay na sabi nito. Hindi alam ni Hana ang gagawin at ang kanyang magiging reaksyon. Nakatulala lamang ito habang nakatitig sa pera na nasa harapan niya kasabay ng pagkahulog nito. Ganun lang ba kadali sa kanyang itapon ng pera sa harapan ko? Malaking halaga ito at hindi ko inaakalang ganoon pala siya kayabang na lalaki. Sabi ng isipan niya. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na niyang sabi sa lalaki. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay agad siyang tinalikuran ng lalaki at naglakad papasok. Ng Maximo Company. Anong ginagawa niya sa loob? Diyan rin ba siya nagtatrabaho? Tanong niya sa kanyang sarili habang nakasunod ang kanyang tingin sa lalaking ito. Bumaling naman ang kanyang tingin sa mga perang nasa harapan niya. Hindi niya alam kung dapat niya ba itong pulutin. Ngunit nang maalala niyang muntikan na siyang mamatay kanina dahil sa lalaking iyon. At sinabi niya sa kanyang sarili na that man should pay her for what he did. Kaya dapat lamang niyang kunin ang mga perang ito. Napabuntong hininga na lamang siya dahil kahit ganoon ang nangyari ay alam niyang hindi siya ang klase ng tao na kumukuha ng pera na hindi pinaghihirapan. Ba't kung iiwan niya ang perang nasa harapan niya ay mas sayang rin naman. Ayaw rin naman niyang habulin nito papasok sa loob at baka magkaroon pa siya ng problema sa papasukan niyang trabaho. Well,
dapat lang nabayarin niya yon. Paano kung namatay ako sa ginawa niya kanina? Pagkukumbinsi niya sa sarili. Around 7 PM, nakarating na si Hannah sa kanyang apartment at bumungad naman sa kanya ang nakasimangot na mukha ni Mrs. Reyes. At ito ay nasa harapan ng pintuan. Mabuti naman at tumating ka na, Hannah. Wika ni Mrs. Reyes. Good evening po, Mrs. Reyes. Nakangiting sabi niya. What's good in evening, Hannah? Nakataas na kilay na tanong ni Mrs. Reyes. Nandito ako para maningil. At this time, ayoko ng marami pang kapag-aalibay. Galit na sabi ni Mrs. Reyes. Nagulat naman si Hannah sa sinabi niya dahil akala niya ay binigyan siya nito ng chance na makapagbayad until next week. Pero bakit bigla na lamang atang nagbago ang isip ng matanda? Nagbago ang isip ko dahil kailangan ko na talaga ng pera ngayon. Mariing sagot ni Mrs. Reyes. Please naman, Mrs. Reyes. Kakatanggap ko lamang po sa papasukan kong trabaho. Baka pwede pong until next week. Pakiusap niya. Yan din ang sinabi mo sa akin last month. Git ni Mrs. Reyes. Totoo na po ito. Isa na po akong sekretary. Kaya paniguradong makakabayad na po ako sa inyo. Paninigurado niya. Wala akong pakialam, Hannah. Ang gusto ko ay bayaran mo ko ngayon sa ayaw mo at sa gusto. Or else, ay mapipilitan akong kalit ka rin ka at itapon ang mga damit po palabas ng apartment na ito. Pagbabanta ni Mrs. Reyes. Mrs. Reyes, naiiyak na siya. Agad na binuksan ni Mrs. Reyes ang pintuan ng apartment gamit ang duplicate na susi na nasa kanya. Buo na ang desisyon nito na palayasin si Hannah sa apartment. Tignan natin kung hanggang saan yung katigasan mo. Galit na galit nitong sabi sa kanya. Naalala naman ni Hannah ang perang ibinigay ng aruganting lalaki kanina. Wala siyang choice kung hindi ang gamitin yon. Or else ay matutulog talaga siya sa daan ngayon. Wait lang po. Magpabayad na po ako. Tarantang sabi niya rito. Sinasabi ko na nga ba? May pera ka naman pala. Sabi ni Mrs. Reyes. Hindi ko po pera ito. Wala akong choice kung hindi gamitin ito. Paliwanag niya. Wala akong pakialam. Obligasyon mo na magbayad sa renta. Hindi ako santo, Hannah. Para patirahin ka ng libre dito. Pagtataas dito ng boses sa kanya. Agad namang tumalikod si Mrs. Reyes at lumabas ng apartment. Napabuntong hininga na lamang siya at napatingin sa natitirang pera sa bulsa niya. Naupo muna siya sandali at umiga sa kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang makapagpahinga sa nakakapagod na mundo. Around 7 AM ay nagising siya at agad na bumangon. Ito ang unang araw ng kanyang trabaho, kahit hindi siya dapat maliit. Pinili niyang isuot ang black blazer na may inner white at skirt. Nakatakong pa siya para mas lalong presentable sa harapan ng boss niya. Excited naman siyang makilala ito, kahit sinasabi ni Tiffany na arugante ang lalaking ito. Naalala niya tuloy ang lalaking arugante kahapon. Makikita pa kaya ulit kami noon? Tanong niya sa sarili. Sana wag muna. Kasi nagamit ko na ang pera niya. Bala ko kasi sa uli na lamang sa kanya. Dagdag pa niya. Just be yourself, Hannah. This is your first day and you should do your very best. Sabi niya na ulit sa kanyang sarili habang nakaharap sa salamin. Around 8:30 na nang makarating siya sa kumpanya at nakangiti naman siyang sinalubong ang ilang empleyado. New job, new life. Nakangiting sabi niya sa kanyang sarili. Good morning, bati niya sa mga nakakasalubong niya. Nakita niya naman si Tiffany sa hindi kalayuan papalapit sa kanya. Tulad na ang nakasanayan, bumeso sila sa isa't isa at yumakap. Buti naman at nandito ka na, Beshi. Basta't pagkadating mo ng CEO's office, ikalma mo lamang ang sarili mo ha, at ihanda mo ang sarili mo sa pagharap mo kay boss. Seryosong sabi ni Tiffany na merong pag-aalala. Kinakabahan ako, Beshi. Pag-amin niya. Huwag kang kabahan. Di pa pinili mo ito? Ito na yun oh. May trabaho ka na. Sabi ni Tiffany. Pero kaya ko kaya ito? Tanong niya. Huwag mong sabihing address ka. Mariing tanong ni Tiffany. Hindi no. Ano ka ba? Nakangiting sabi niya. I can do it. I promise you that, Beshi. Paninigurado niya. Yun naman pala eh. Good luck. Nakangiting sabi ni Tiffany sa kanya.
Pero pwede mo ba akong samahan? Tanong niya. Baka mapagalitan pa ako, kaya hindi pwede. Pagtanggi naman ni Tiffany. Okay lang naiintindihan ko, Beshi. Nakangiting sabi niya. Hindi naman napigilan ni Hana ang kanyang sarili na yakapin ng kanyang best friend. Grateful lang talaga siya sa mga ginagawa ni Tiffany para sa kanya. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok sa pintuan ng opisina. Narinig naman niya ang isang malamig na boses ng lalaki. Ngunit hindi naman niya alam kung bakit parang pamilyar sa kanya ang boses na ito. Come in. Dahan-dahan niya namang inikot ang doorknob at nakita niya itong nakatalikod habang nakaupo sa office gear na nakatalikod rin ang direksyon. Naglakas loob naman siyang bumati ng napaka-polite. Good morning, sir. I'm Hana Rojas, your new secretary. Bati niya at pakilala sa kanyang sarili. Dahan-dahan namang umikot ang office gear paharap sa kanya. Labis naman siyang nagulat nang bumungad sa kanya ang aruganteng lalaking muntikan ng bumangga sa kanya kahapon. Kitang-kita rin sa mukha ng lalaki ang pagkagulat nang makita siya. Ikaw? Nakakunot noong tanong ng lalaki. Hindi makagalaw si Hana sa kinatatayuan niya. Sa mga oras na yon, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ikaw ang magiging boss ko? Nauutal na tanong niya. This is not possible. Pagtaas ng boses ng lalaki. Nakaramdam si Hana ng sobrang pagkahiya sa mga oras na yon. Sinong mag-aakala na ang aroganteng lalaki na nakilala niya kahapon ay walang iba kung hindi ang kanyang boss. After all na ginawa niya sa akin, ako ba ang dapat na mahiya sa kanya? Tanong niya sa kanyang sarili. Pero naisip na lamang ni Hana na magiging boss niya na ito at kailangan niya itong pakisamahan. Hindi naman siya pwedeng mag-back out dahil maapektuhan ang trabaho ni Tiffany kapag ginawa niya ang bagay na yon. Kailangan niya rin ng trabahong ito. Wala siyang ibang choice kung hindi ang magpakumbaba na lamang. Ako nga po, sir. Yung muntikan niyo na pong mabangga kahapon, pakilala niya. How come tinanggap ka bilang sekretary ko kung ganyan ka kabobo? Alam mo bang parking lot yung nilalakaran mo kahapon? Nakakunot na tanong ng lalaki. Or baka gusto mo lang talagang makakuha ng pera sa akin. Kaya kunwari muntikan na kitang mabangga. Ganyan ang mga gawain yung mga scammer eh. Pag-aakusan ng lalaki sa kanya. Sir, mali po kayo. Mali po ang iniisip nyo. Kung nagkamali man po ako sa paglalakad ko sa parking lot, ay tatanggapin ko po yun. Pero hindi ko po matatanggap na dahil lamang po sa pera, ay magpapakamatay ako. Geek niya rito. Really? How about the money I gave to you? Nakakunot na tanong ng lalaki. Teka, akala ko ba ibigay mo yun sa akin? Tanong niya. See? Tinanggap mo ang pera. Kaya huwag mong sabihin sa akin na hindi yun dahil sa pera. Aroganteng sagot nito. Sobra naman siyang nasaktan sa sinabi ng lalaki na ngayon ay boss na niya at halos gusto niya nang maiyak sa harapan nito. Ngunit tinatagan niya na lamang ang kanyang kalooban. Get out of my office! You're fired! Bulyaw ng boss niya. Labis siyang nagulat sa sinabi nito. Hindi naman ata tama na tanggalan siya kaagad ito ng trabaho just because of what happened yesterday. It's all about her job and nothing personal. Sir, you can't do this to me. Kung galit ka sa akin, hindi naman siguro tama na pati trabaho ko ay dadamay mo. Gate niya. Kanino ka ba magtatrabaho? Diba sa akin? Sarkastikong tanong ng boss niya. Oo, I'm your new secretary. Sagot niya. Well, I'm sorry. Ako ang magpapasahod sa'yo, kaya may karapatan akong tanggalin ka. May karapatan rin akong mamili kung sino ang magiging sekretary ko, and it's not you. Mariing sabi ng boss niya. I really need this job, sir. Kate niya. I don't care. Just leave. Sigaw ng boss niya. Sir, nauutal na sambit niya. Did you hear what I said? Nakakunot noon na tanong nito sa kanya. Agad siyang lumabas ng office at doon na nga tuluyang tumulo ang luha sa mga mata niya. Ano ba tong nangyayaring kamalasan sa akin? Umiiyak na sabi niya sa kanyang sarili. May nakasalubong naman siyang isang lalaki. Kit na patakip siya sa kanyang mga mata upang hindi nito mapansin na umiiyak siya. Hey pretty, are you okay? Tanong ni Jack sa kanya.
Si Jack ang best friend ni Max. Ang kaisa-isang taong nakakaintindi sa ugali nito. "I'm fine," matipid na sagot niya. Paglabas niya ng elevator, ay nakasalubong niya rin si Miss Mary at nagulat naman ito nang makita siyang umiiyak. "Hana?" Hindi makapaniwalang sambit nito na may bahid na pag-aalala. "Bakit ka umiiyak?" tanong nito sa kanya. "He fired me, ma'am," emosyonal na sagot niya. "What?" Halatang nagulat si HR Mary. "Halika, sumama ka sa opisina ko," malumanay na sabi nito sa kanya. Ikinuwento naman niya ang ginawa at sinabi ng kanyang aruganting boss na si Max at napailing na lamang si Mary. Halata sa mukha nito ang nararamdaman niyang awa kay Hana, kahit kasi siya ay sunod-sunuran lang rin sa aruganting boss nila. "I'm sorry to hear about that. Wala rin akong magagawa kung nakapag-desisyon na si Sir Max," malungkot na sabi ni Mary. "It's okay, ma'am. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin." Pasasalamat niya rito. Nagpaalam naman si Hana at tumayo na sa kinauupuan niya. Ngunit bigla namang tumunog ang telepono ng HR Mary kahit napatigil siya. "Okay, sir," narinig niyang sabi ni Mary. Sa totoo lang ay umaasa pa rin siyang nagbago ang isip ng kanilang boss dahil bukod sa ayaw niyang madisappoint si Tiffany at madamay ay kailangan niya rin talagang ng trabaho. Pagbaba niya ng telepono ay bumuntong hininga muna si Mary at ngumiti habang nakatingin kay Hana. "Gusto mo pa rin bang ituloy ang trabaho mo?" tanong ni Mary sa kanya. "Bakit po?" tanong niya. "Sir Max is taking back what he said lately. He already accepts you as his new secretary. So go now." Kalmadong sambit ni Mary. Nagulat naman siya sa narinig mula kay Miss Mary. Totoo ba ang sinabi nito sa kanya? Bakit bigla naman atang nag-iba ang isip ng boss nila? "Are you serious, ma'am?" Paniniguradong tanong niya. "Yes, of course I am. Are you still interested to work?" tanong ulit ni Mary. Yes, ma'am," nauutal na sagot niya. "Then back to the CEO's office now," ngumiti si Mary. Saglit namang napaisip si Hana kung itutuloy niya ba ang nasimulan niya dito. Kakayanin kaya niya ang trabaho bilang isang sekretary ng aruganting lalaking iyon? Pero ito naman ang gusto niya, ang magkaroon ng trabaho na may malaking sahod. "Hana, did you hear me?" tanong ni Miss Mary nang makita siyang saglit na natulala. Yes, ma'am. I'll go ahead now," nagutal na sagot niya. Paglabas niya ng opisina, ay napatanong na lamang siya sa kanyang sarili at nagdadalawang isip na kung tutuloy pa ba siya sa kanyang pinasukan. "Pinaglalaruan niya ba ako? Paano ko siya harapin ulit?" tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit kahit marami pang katanungan sa kanyang isipan, ay nangibabaw pa rin ang kagustuhan niyang makapagtrabaho. Ayaw niyang madamay si Tiffany dahil lamang sa nangyari kahapon. Huminga muna siya ng malalim bago naglakad pabalik sa CEO's office. Hindi niya naman inaasahan na makakasalubong niya si Tiffany. "Hey, bakit parang umiyak ka ata?" Nag-aala lang tanong ni Tiffany sa kanya. "May sipon at ubo lang ako, Beshi. Milalas nga eh. Kakasimula pa lamang ay may sakit na kaagad ako," pagsinungaling niya. "Uminom ka ng gamot. Anyway, how's Sir Max?" tanong ni Tiffany. "Of course, it's good," pagsinungaling niya ulit. "Don't lie to me, Beshi," git ni Tiffany na alam kung kailan nagsisinungaling ang best friend niya. "Don't worry, alam mo kaya ko siya," paninigurado niya. "Okay, sabi mo eh, sabay na tayong mag-lunch ha," aniyaya ni Tiffany sa kanya. "Sure," nakangiting tugon ni Tiffany. "Alright, I'll go ahead now, see you later," nakangiting sabi ni Tiffany bago umalis. Huminga siya ng malalim at nirab ang magkabilang palad bago inikot ang doorknob para buksan ang pintuan ng CEO's office. Ngunit pagbukas niya ng pintuan, ay nalaki na lamang ang mga mata niya sa kanyang nakita. "What the hell?" sigaw ni Max habang inaayos ang zipper ng pantalon nito. Kitang-kita ni Hana ang matigas at malalaking pagkalalaki nito habang hawak-hawak ito ni Max. First time niyang makakita ng ganoon sa lalaki at mismo sa harapan pa niya. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan at nanginginig pa siya sa takot sa mga oras na yon. "Sorry po talaga, sir. Hindi ko po talaga nakita.
Nauutal na sabi niya. Fuck, hindi ka bulag para hindi makita yon. Nagtaas ng boses si Max. Hindi ka ba marunong kumatok, babae ka? Idinagdag pa nito. Hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha sa mga oras na yon. Bakit siya pa ang naging masama? Trabaho ba ng isang propesyonal na lalaki ang magsarili sa kanyang opisina? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Nakasimangot na tanong ni Max. Hindi ko po sinasadya, sir. At sa tingin mo ba, gusto kong makita yon? Emosyonal niyang tanong rito. First time ko nga pong makakita ng ganun eh. Kaya sana po, huwag kayong magalit sa akin. May comfort room naman po para gawin ang bagay na yan. Wika niya. But it's my office. Dapat may privacy ako. Kaya sana, marunong kang kumatok. Nakakamot noong tanong ni Max. I'm really sorry, sir. Alam kong nagkamali ako. Paumanhin niya. Nababuntong hininga na lamang si Max at umiling. Sadyang napaka-inosente talaga ng babaeng nasa harapan niya. Kahit mas lalo rin siyang naiinis dahil sa katanga nito. Hindi bali na. Kalimutan mo na lang. Maring sabi ni Max. I'm giving you another chance. Dagdag pa niya. Thank you, sir. Malumanay na tugon ni Hannah. May gusto ka bang sabihin? Nakataas ang kilay ni Max habang nakakunot ang noo. Sir, kung may sama kayo ng loob sa akin, please huwag niyo na pong idamay si Tiffany dito. Pakiusap ni Hannah. Bakit ko naman idadamay si Tiffany dito? Mariin na tanong ni Max sa kanya. Gusto ko lang pong makasigurado kasi alam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang trabaho niya. Seryosong sagot ni Hannah. I don't care. I want you to do your job as my secretary. Seryosong sabi ni Max. Ibinaba na ni Max ang folder sa mesa habang seryosong nakatingin kay Hannah. Hindi naman magawang titigan ni Hannah ang seryoso at arrogante nitong mukha habang ito'y nakatingin sa kanya. Ito ang listahan ng mga responsibilidad mo bilang sekretarya ko. At gusto kong kabisaduhin mo ang lahat ng ito ha. Seryosong sabi ni Max. Agad namang kinuha ni Hannah ang folder sa mesa at ito ay binuksan. Iniisip na niya na baka hindi niya kayanin ang trabaho dahil sa sobrang dami nito. Ngunit sa tuwing binabalikan niya ang katotohanan ng sitwasyon niya sa buhay, ay napapabuntong hininga na lamang siya. Wala siyang choice kung hindi ang kumapit at patusin ang trabaho para sa malaking sahod na inangad niya. I will do my best to do the job well, sir, but I don't think I can memorize it all agad. Matapang niyang pag-amin rito. Paano mo magagawa ng maayos ang trabaho mo? Kung hindi mo alam ang gagawin, babae. Aroganteng tanong ni Max. Lagi ko naman po itong babasahin, sir. Tugon ni Hannah. Aba, dapat lang. Dahil ayoko ng kapalpakan sa trabaho. Nagkakaintindihan ba tayo? Nakaunot noong tanong ni Max. Opo, sir. Malumanay na sagot ni Hannah. Makakalis ka na. Seryosong sabi ni Max. Sir, saan po ba ako pupunta? Tanong niya. Saan pa ba? E di sa office mo. Secretary office. Maring sagot ni Max. Sige po, sir. Sabi ni Hannah sabay lumabas na ng office ni Max. Bigla namang tumunog ang phone niya at nakita niyang tumatawag ang kanyang kaibigang si Tiffany. Agad niyang sinagot ang tawag nito na nakangiti. Hello, Beshi. Sambit niya. Nasaan ka na ba? Kailangan mo nang mag-take ng lunch break. 1 hour lang ang break time natin. Sabi ni Tiffany sa kabilang linya. Ay, nandito na po ako sa office, Beshi. Pero bababa na ako papunta dyan. Tugon niya. Bilisan mo. Maghihintay ako dito sa baba ha. Natatarantang sabi ni Tiffany. Isang oras lang kasi ang ibinigay sa kanila para mag-lunch break at hindi sila pwedeng malate sa pagbalik nila sa working hours. Agad namang nagtungo si Hannah sa elevator at naghintay ng ilang segundo bago bumakas ito at pumasok siya. Nakasalubong na naman niya si Jack at nakangiti itong nagsalita habang nakatingin sa kanya. Hey, it's you again? Nakangiting sabi ni Jack. Hi. Nahihiyang tugon niya. Ako nga pala si Jack. Pakilala ni Jack. I'm Hannah Rojas. Pakilala rin niya sa kanyang sarili. Wow, complete details. Natatawang biro ni Jack. Gracia is my surname. Nakangiting sabi niya. Napangiti naman si Hannah sa palabirong si Jack. Hindi niya akalaing may gusto ring makipagkaibigan sa kanya rito. Hindi lang basta lalaki kundi napakagwapong lalaki pa. Piling nga niya,
ay humahanga na siya rito dahil sa kabaitan nito na pinapakita nito sa kanya. Hindi lang siya gwapo, ang bait-bait niya pa. Ibang-iba kay boss, sabi niya sa sarili habang naglalakad papalabas ng hallway. Nakita naman niya si Tiffany habang ito ay nakatayo sa may unahan. Halatang naghihintay sa kanya ang kanyang best friend upang sabay na silang kumain. Tara na, sabi ni Tiffany. Ilang sandali pa ay nasa loob na sila ng kantin. Nag-order na nga sila ng pagkain at napagkasunduan nilang parehas lang ang order nila. Mag-order ka na, nakangiting sabi ni Tiffany. Ikaw na, parehas lang tayo, nakangiting tugon naman ni Hannah. Kaya-kaya ka talaga kahit kailan, natatawang sabi ni Tiffany. Hindi naman may iwasan ni Tiffany na mapatanong kung kamusta ang unang araw ni Hannah sa trabaho. For sure kasi na hindi maganda ang pakikitungo ng kanilang boss kay Hannah gaya ng mga naging sekretarya niya noon. So kamusta? Kamusta naman si Sir Max sa'yo? Tanong ni Tiffany. Okay lang naman, wala namang problema, pagsisinungaling niya. Talaga? Seryoso ka dyan, Beshi? Hindi makapaniwala ang tanong ni Tiffany. Napabuntong hininga naman si Hannah sa pagsisinungaling niya. Hindi niya maiwasang ikwento ang nangyari sa pagitan nila ng boss niya bago pa niya nalaman na ang aruganteng na encounter niya kahapon ay ang boss niya pala. Actually, nakita na kami bago ko pa malaman na siya ang magiging boss ko. Kaso nga lang hindi naging maganda yung una naming pagkikita. Wika ni Hannah. Nanlaki ang mga mata ni Tiffany sa narinig mula kay Hannah at naging curious itong malaman ang nangyari. Paano? Anong nangyari, Beshi? Tanong ni Tiffany na puno ng curiosidad ang mukha. Napabuntong hininga naman si Hannah habang nakatingin sa best friend niya na si Tiffany. Munti ka na akong mabangga ng kotse niya habang nakatayo ako sa parking lot. Kwento niya rito. Tapos, tanong ni Tiffany na interesadong malaman ang buong kwento. Sobra akong nagalit sa kanya. Kinumpronta ko siya. Binayarin niya ako, sabi ni Hannah. What? Tinanggap mo yung pera? Tanong ni Tiffany. Oo, nagamit ko na nga eh. Binayad ko sa renta ng upa ko kasi wala rin akong choice, sagot ni Hannah. Hindi ako makapaniwala, Beshi. Tapos anong nangyari nung magkita kayo ulit sa office? He fired me, sagot ni Hannah. Ano? Pero paanong? Mautal-utal na sabi ni Tiffany. Relax, Beshi. Nagbago rin naman kaagad ang isip niya kahit pinatawag niya ako ulit. Wika ni Hannah. Hindi ko man alam kung ano ang rason, at least may trabaho pa rin ako ngayon. Ayoko rin madamay ka pa sa problema ko, kaya buti na lamang ay lumamig rin ang ulo ng boss niyo. Wika niya pa ulit. Alam kong sinabi ko sa'yo na hindi ka pwedeng mag-back out. Pero in that case, hindi ko alam ang nasa isip ni boss. Papaano na lang kung mapano ka? Kaya pwede ka pa namang umatras, Beshi. Huwag mo na lang kayang ituloy. Nag-aalala lang sabi ni Tiffany. For 25,000, handa akong magtiis, Beshi. Saka babayaran ko naman sa kanya ang perang ibinigay niya sa akin kapag nakasahod na ako. Never in my life na nakasahod ako ng 25,000. Kaya ayokong sayangin ang oportunidad na ito, Besh. Paliwanag niya upang kumbinsihin ang kanyang kaibigan na kakayanin niya ang lahat. Talaga bang kaya mo? Nag-aalala lang tanong ni Tiffany. Oo naman. Hindi naman titigil ang pangarap ko dahil lang doon, nakangiting sabi ni Hannah. Ewan ko lang pero iba ang kutob ko dito, pagdududang sabi ni Tiffany. Feeling niya kasi ay may ibang intensyon ng boss nila kay Hannah. Kilalang kilala ni Tiffany ang boss nila, kaya nasa isip niya na baka maghiganti ito kay Hannah. Mas lalo lang mahihirapan si Hannah. Baka paglaruan niya ito gaya ng ibang mga sekretarya. Bigla namang tumunog ang alarm ng cellphone ni Tiffany, kaya agad na silang tumayo at umalis ng kantin. Kailangan na nating bumalik, sabi ni Tiffany at nagmamadaling naglakad papalabas. Pagbalik nila ng kumpanya, ay agad na silang nagpaalam sa isa't isa. See you later, Beshi, nakangiting sabi ni Hannah. See you, bye, paalam ni Tiffany. Pagpasok ni Hannah sa kanyang office, ay umupo siya at tinignan ulit ang folder na pinaglalagyan ng mga task na kailangan niyang gawin as a new CEO secretary. Setting an appointment? Tanong niya sa sarili habang nagbabasa. Habang nagbabasa naman siya, ay biglang tumunog ang telepono ng office, kaya kaagad niya itong sinagot ng malumanay. Hello,
This is Hannah Rojas from Maximo Light Company. How can I help you? This is Mr. Chan. I want you to set an appointment meeting with Mr. Montenegro tomorrow morning at 10 a.m. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Okay, got it, sir. Thank you. Nakangiting tugon ni Hannah bago binaba ang telepono. Labis naman siyang nagulat nang bumukas ang pintuan ng office at bumungad sa kanya ang seryoso at galit na mukha ni Max. Hannah! Sigaw nito sa kanya. Sir? Nauutal na sabi niya. Agad siyang napatayo at nanginginig sa takot. Napakalakas talaga ng aura ni Max at napaka-arrogante talaga ng dating nito sa kanya. Kailangan mong i-replicate ang lahat ng files rito and kailangan mong tapusin ito ngayong araw din hanggang sa mamayang gabi. Utos ni Max. Agad na inilagay ng padabog ni Max ang lahat ng folders. Napalunok-laway na lamang si Hannah dahil sobrang kapal nito. Sigurado ba siyang hanggang mamayang gabi niya kailangan matapos ito? Nagkakaintindihan ba tayo, ha, Hannah? Nakakunot-no ang tanong ni Max sa kanya. Saglit na napatitig si Hannah sa seryosong mukha ni Max at bumaling ulit sa folders na nakalagay sa mesa. Sir, sa tingin ko po ay hindi ko kayang tapusin ito kaagad hanggang mamayang gabi. Ilang oras na po ay tapos na po ang oras ng trabaho ko. Malumanay na sabi ni Hannah. Nagre-reklamo ka ba? Nakakunot noong tanong ni Max. Hindi naman po sa ganyon. Tugon ni Hannah. Hindi mo ba alam na kung kinakailangan mong mag-overtime ay mag-overtime ka hanggat kailangan ko? Mariin na sabi ni Max upang ipaalala sa kanya ang isa sa mga rules ng trabaho niya. Sir, kahit hanggang bukas ng tanghali po sana. Pakiusap niya. No. Finish this job tonight or else I will replace you. Pagmamatigas ni Max. Sir, nasambit na lamang ni Hannah. If you cannot do your job, just leave the company. Prangkang sabi ni Max sa kanya na para bang pinapakita dito sa kanya na hindi siya kawalan kung sakaling umalis siya. Sobra naman siyang nasaktan rito at napabuntong hininga. Sinundan niya naman ang tingin si Max habang papalabas ito ng office niya at napapailing sa sama ng ugali nito. Sayang, ang gwapo pa naman niya, hindi bagay sa ugali niyang maladragon, sabi niya sa kanyang sarili. Agad-agad naman niyang sinimula ng kanyang trabaho, kahit hindi niya siguradong matatapos niya ito bago mag-deadline. Kahit hindi niya siguradong matatapos niya ito bago ang deadline na ibinigay sa kanya ng kanyang boss. Ilang sandali pa ay may biglang kumatok sa pintuan. At kinakaba naman siya sabay inaayos ang kanyang sarili. Ngunit nang bumukas ang pinto, ay nagulat na lamang siya nang makita ang nakangiting mukha ni Jack na bumungad mula sa pintuan. Hi, it's me again. Oh, ikaw pala. Hi, may kailangan ka ba? Tanong niya. Pwede ba kitang iyayang magkape? Kung okay lang sa'yo, anyaya ni Jack. May kinagawa pa kasi ako eh. At kailangan kong matapos agad ang trabaho kong ito, kaya pasensya ka na. Pagtanggi niya. Saglit lang naman eh, promise. Sige na, pagbigyan mo na ako, Hannah. Pagkumbinsi ni Jack. Libre mo ba? Nakangiting tanong niya. Of course. Sagot na kita. Basta't sagutin mo rin ako. Biro ni Jack. Ano? Nagulat naman si Hannah sa sinabi ni Jack. Don't mind it. Nagbibiro lang ako. Come on, Hannah. Nakangiting sabi ni Jack. Lumabas na nga sila pareho sa office at nagtungo sa coffee shop na nasa loob lang rin ng building. Agad naman siyang tinanong ni Jack kung ano ang kape na gusto niya. Dark mocha na lang yung akin. Nakangiting sabi niya. Sure. Nakangiting tugon naman ni Jack at nag-order na nga. Hindi naman napansin ng dalawa. Napapasok rin si Max sa coffee shop para magpalamig ng ulo. Ang gusto niyang palaging in-order ay ang iced coffee. Ngunit mas lalong nag-init ang ulo niya nang makita si Hannah kasama si Jack. Hey bro! Nakangiting sambit ni Jack sabay lapit kay Max. What the hell are you doing here, Hannah? Alam mo bang working hours ngayon? Nakakunot noong ang tanong ni Max. Pumagitna naman si Jack upang depensahan si Hannah sa arugante niyang kaibigan. Alam niya kasing palagi na lamang nitong pinag-iinitan ng kanyang mga sekretary. At sa tingin niya, ay hindi deserve ni Hannah na gano'n ng treatment. Nung una pa lamang kasi niyang kita kay Hannah, ay naumaling na kaagad siya sa kagandahang taglay nito
at simpleng aura nito. Ngunit malakas ang dating. Kalma ka lang bro. Kalmadong sabi ni Jack. Niyaya ko lang si Hanang magkape. Kasi pansin kong pagod na siya sa trabaho niya. Babalik rin naman siya sa office para magtrabaho ulit. Wika ni Jack. Pagod? Simple-simple lang ang pinapagawa ko eh. Pagod agad yan. Nakunot noong tanong ni Max. Bro, pwede ba kumalma ka? Ako ang nagpumilit kay Hana na samahan ako na magkape dito at hindi naman siya nagreklamo sa akin patungkol sa trabaho niya. Yun nga lang, eh napansin kong pagod siya but she never complained. Paliwanag ni Jack. Hindi na nakapagsalita pa si Max at bumuntong hininga na lamang. Ayaw niya rin namang makipagtalo pa kay Jack. Kasi bukod sa yun lamang ang kakampi niya palagi sa tuwing nag-aaway sila ng tatay niya. Si Jack lang rin ang nakakaintindi sa ugaling meron siya. You know what, Max? Ililibre na lang kita ng paborito mong kape. Para naman kumalma ka naman. Magpalamig ka muna ng ulo, bro. Suggestion ni Jack sa kanya. Habang si Hana naman ay kabado pa rin kanina pa. Habang kaharap nila ang kanyang aruganting boss na si Max. Alam naman niya na nagagalit talaga ito ngunit nakakaya namang tanggihan si Jack. Na nagmagandang loob lamang na ilibre siya ng kape. Jack, mauna na ako sa office ha. Maraming salamat pala dito sa kape mo. Sobra kong na-appreciate. Nakangiting pasasalamat ni Hana. Napakunot noon naman si Max at hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng selos nang makita ang tingin ni Hana kay Jack. Naiinis siya sa kanyang sarili kaya bigla siyang nagtaas ng boses. Back to work! Now! Sigaw niya. Agad namang nataranta si Hana at patakbong bumalik ng office. Samantalang si Jack naman ay napailing sa ginawa ni Max. O teka, bakit kanyang kamakating sa akin? Nakakunot noong tanong ni Max. Malamang, napaka-highblood mo masyado. Napakabait ni Hana para pagsalitaan mo ng ganun bro. Sabi ni Jack. Bakit ba ha? Bakit ba lagi mo na lang yung dinidepensahan? Hindi ka naman ganyan sa mga naging sekretary ko ah. Nagtatakang tanong ni Max. Bro, I like her. Naiiba siya sa lahat ng mga sekretary mo. Kaya gusto ko siya. Ikaw ba? Hindi ba siya attractive para sa'yo? Tanong ni Jack na ikinatulala naman ni Max. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa tanong na iyon ng kanyang kaibigan. Kaya naman sinungitan niya si Jack. What a stupid question. I will never be attracted to the woman. Nakakunot na padabog niyang sabi. Well, alam ko namang iba ang mga tipo mo sa babae. Gusto mo kasi yung one call away lang sa kama. Kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakakahanap ng mapapangasawa. Wika ni Jack. Alam na alam niya kasi na si dinami-rami ng dinala ni Max na babae sa kama ay kahit isa sa mga ito ay wala siyang sineryoso. One night stand lang tapos na kaagad. Hindi niya lubos maisip kung bakit ganoon na lamang katigas ang puso ng kanyang kaibigan sa mga babae. Kahit never pa naman itong nasaktan sa babae. Wala kang pakialam bro. Hindi kita pinapakialaman dyan kay Hana. Basta't siguraduhin mo lang na nagagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Seryosong sabi ni Max. Alam kong ginagawa naman niya ang trabaho niya ng maayos. Sadyang hinahanapan mo lang talaga lagi ng butas ang mga nagiging sekretary mo. Sana naman hindi maging isa si Hana sa kanila. Tugon ni Jack. Halata talaga sa kilos ni Jack ang labis na pagkagusto niya kay Hana. Hindi naman lubos na may paliwanag kung bakit naiinis siyang isipin na may gusto ang best friend niyang si Jack kay Hana. Ilang sandali pa ay bumalik na siya sa office niya, ngunit hindi naman siya mapakali. Ewan ba niya dahil para bang kung anong pwersa ng hangin ang nagtutulak sa kanya para puntahan sa office si Hana. Pagdating niya sa labas ng pintuan, ay naiwang nakasiwang ang pinto, kaya't dahan-dahan siyang sumilip rito. Inaasahan niyang nasa loob si Jack at yun nga ang narinig niya nang nagsasalita ito habang kausap si Hana. Hintayin kitang matapos, ihatid kita sa inyo, kung okay lang sa'yo, rinig niyang sabi ni Jack. Hindi naman niya nagustuhan ang sinabi nito, kahit kaagad siyang pumasok at labis na nagulat ang dalawa nang makita siya. Saglit siyang natulala, hindi nakapagsalita, nakaramdam rin naman siya ng konting hiya, ngunit hindi niya ito ipinakita. Naging arugante naman siyang nagsalita sa harapan ng dalawa. Natapos mo na ba ang pinapagawa ko sa'yo? Tanong niya. Sir, hindi pa po ako tapos.
saka mukhang kailangan kong mag-overtime hanggang mamayang 12 AM para matapos ito. Malumanay na tugon ni Hana. Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang yan, bro? Late na, oh. Late nang makaka-uwi si Hana. At hindi na yan oras ng trabaho. Sabi ni Jack, nandiyan ka naman para i-attend siya, hindi ba? Nakataas kilay niyang tanong. Napatigil si Jack at napailing na lamang sa sinabi ng kanyang aruganting best friend. Agad namang lumabas si Max sa office. Samantalang ang dalawa ay nagkatinginan sa isa't isa. Hana, pagpasensyaan mo na yung si Max ha. Dahig pa na ng babaeng nireregle eh. Biro ni Jack. Maraming salamat Jack, pero bakit pa sobrang bait mo sa akin? Tanong ni Hana. Hindi pa ba halata? Hana, gusto kita. Pag-amin ni Jack. Ano? Nautal na tanong ni Hana. Ang sabi ko, gusto kita Hana. Huwag kang magalala, hindi naman ako nanliligaw. Masyado pang mabilis. Nakangiting sagot ni Jack. Hindi makapaniwala si Hana sa sinabi ni Jack. Hindi niya lubos maisip na ang tulad niya ang magugusto ni Jack. Kung tutuusin, ay halatang langit at lupa ang pagitan nilang dalawa. Pero bakit? Bakit mo ako gusto? Curious na tanong niya. Gusto kita kasi. Napakasimple mo. Ibang-iba ka sa lahat ng naging sekretary ni Max. May kung ano sa'yo na nahuhumaling talaga ako. Hana, basta yun na yun. Gustong gusto kita. Pag-amin ni Jack. Sa paglipas ng mga araw, ay naging malapit nga si Hana at Jack. Nakasanayan niyang hinahatid siya ni Jack pauwi sa kanilang bahay. Hanggang sa isang araw ay hindi nakapasok si Jack kaya sobrang nalungkot si Hana dahil sa bukod kay Tiffany na sinusundo na rin ang kanyang asawa ay si Jack lamang ang kasabay niyang umuwi. Palabiro kasi si Jack kaya hindi naging mahirap para kay Hana na mapalapit ang loob niya sa lalaki. Habang papalabas na siya ng building ay bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan. Dala-dala niya ang payong niya sa kanyang kanang kamay habang nag-aabang ng taxi upang makauwi na sa apartment niya. Labis naman siyang nagulat nang biglang may isang itim na kotse ang huminto sa harapan niya at agad namang bumukas ang bintana nito at napatingin na lamang siya. Napalunok-laway na lamang siya nang makita ang napakagwapong si Max. Get in the car! Malamig na boses nitong sabi. Po? Nauutal na tanong ni Hana. Hindi kasi siya makapaniwala na niyaya siyang pumasok sa kotse nito. Kahit kinukumpirma niya ang sinabi ni Max, baka kasi nagkakamali lamang siya ng pagkakarinig. Sumakay ka na, mariing sabi ni Max. Nataranta naman si Hana na pumasok sa loob ng kotse ni Max. Hindi niya alam kung bakit may kung anong nakakatakot na awa ang nararamdaman niya upang sumunod agad kay Max. Napakadominante nito. Kaya malabong hindi ka mapasunod sa gusto ng lalaking ito. Ano ang address mo? Tanong ni Max. Sampaguita Street po, Block 1, Lot 4, sabi niya. Apartment? Nagrerenta ka ng apartment? Tanong ni Max. Nagulat naman si Hana. Nang tumingin siya rito na parabang interesado itong malaman ng buong detalye patungkol sa kanya. Nananaginip lamang ba siya? O totoo na ito? Opo sir. How much do you pay every month? Tanong ni Max. 3,000 po ang isang buwan ko, kasama na po dyan ang tubig at ilaw. Sagot niya. Okay. Malamig na boses nitong sabi. Namuo naman ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa, hanggang sa makarating na nga sila sa apartment ng dalaga. Maraming salamat po sa pagatid sa akin, sir. Nakangiting sabi ni Hana. Hindi mo ba ako papapasukan sa apartment mo? Tanong niya. Po? Papasok po kayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Hana. Bakit? Masama ba? Siyempre may bayad ang paghatid ko sa iyo, no? I'm not doing it for free. Nakangiting sabi ni Max. Kinabahan naman si Hana sa sinabi ni Max sa kanya na may halong pagkahiya. Akala niya kasi ay bukal sa loob ng kanyang boss. Ngunit may bayad pala ito. Ideduct nyo na lamang po sa sahod ko, sir. Wala pa po kasi akong pera eh. Sabi ni Hana. Simpleng kape lang, pwede sa akin yun. Nakangiting sabi ni Max. Hindi naman maiwasan ni Hana nang mapangiti nang makita niya ang matamis na ngiti ni Max. Ibang-iba ito sa aruganteng Max na nakilala niya. Sige po, pasok po kayo. Kaso nakakahiya po, kasi maliit lang po ang apartment ko. Naiiyang sabi ni Hana. I don't care about it, Hana.
I just want you to make a coffee for me. Actually, favorite ko ang lasa ng kape mo. Takangiting tugon ni Max. Pagkapasok ni Max sa apartment ni Hannah, ay nilibot niya ito ng tingin. Napakaliit lang kasi, sakto lang sa isang tao. May isang maliit na mesa para sa pagkain at pagkakape. Dito ka muna sir, magtitimpla lang po muna ako ng kape mo. Malumanay na sabi ni Hannah. Sinunda naman ang tingin ni Max si Hannah habang nagtitimpla ito ng kape. Hindi maalis ang tingin niya rito at hindi niya maiwasang mapangiti. Napansin naman ni Hannah ang simpleng panggiti ni Max habang nakatingin ito sa kanya. Hindi naman niya maiwasang kiligin. Ibang iba talaga ang dating ng boss niya sa kanya kung ikukumpara sa mga nakausap niyang lalaki, kahit pa kay Jack. Eto na po ang kape niyo sir, nakangiting sabi ni Hannah. Salamat Hannah, nakangiting tugon ni Max. Saglit naman silang nagkatitigang dalawa at unti-unti namang hinawakan ni Max ang kamay ni Hannah. I'm sorry for being an arrogant rude. Pasensya ka na talaga Hannah kung palagi kitang napag-iinitan sa trabaho. Paumanhin ni Max. Nagulat naman si Hannah sa sinabi ni Max. Iniisip niya kung totoo ba ito. Dahil humihingi ng tawad sa kanya ang aroganteng boss niya. Nako, okay lang po yun sir. Sabay iwas sa kamay ni Max. Anyway, I want to talk to your landlady. Pwede ko ba siyang makausap? Tanong ni Max. Po? Bakit po? Curious na tanong ni Hannah. May gusto lang ako kasing sabihin. Don't worry, I'll be good. Kalmadong sagot ni Max. You can call her po. Ito po ang number niya. Sabi ni Hannah, sabay kuha ng calling card at inabot kay Max. I'll go ahead now. Paalam ni Max. Sige po, mag-ingat po kayo sir. Maraming salamat po. Nakangiting sabi ni Hannah. Anything for you. Malamig ngunit malambing na boses nitong sabi. May kung anong kuryente ang damdamin ni Hannah sa sinabi ni Max. Nagsiliparan ng mga paru-paro sa loob ng tiyan niya na hindi niya may paliwanag. Sa totoo lang, sa kabila ng pagiging arugante ng boss niya, ay alam niyang may mabuti itong puso. At ngayon ay unti-unti niya nang nakikita ito, kaya hindi niya mapigilang matuwa. Hinatid naman niya ito sa labasan at sinundan ng tingin habang nakatingin sila sa isa't isa. Pagkaalis ni Max, ay napatili sa kilig si Hannah. Sa totoo lang ay hindi niya maiwasang mahumaling sa kagwapuan ng boss niya, lalo na't sobrang bait na nito sa kanya. Kinabukasan ay nagising na lamang si Hannah na sobrang bigat ng pakiramdam niya. Mabigat ang ulo niya at pati na rin ang batok niya at mainit pa ang pakiramdam niya ng mga oras na yon. Bigla namang may kumatok sa pintuan ng apartment niya, kaya kaagad siyang tumayo upang pagbuksan ito. Pagbukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya si Mrs. Reyes na nakangiting abot-tenga. Magandang umaga sa iyo, Hannah. Aba, gusto ko lang sabihin sa iyo, nabayad na ang isang taong renta mo dito sa apartment ko. Sino ba yun ha? Chismosang tanong ng matanda. Nagulat si Hannah at hindi ma-absorb ng utak niya ang sinabi ni Mrs. Reyes. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. At sa totoo lang, ay nahihilo na siya. Anong bayad na po ba? Tanong niya. Binayaran ng napakagwapong lalaki ang renta mo ng isang taon. Jackpot ka sa boyfriend mo. Mukhang ang yaman-yaman niya. Sabi ni Mrs. Reyes. Bago pa siya nakapagsalita, ay biglang nandilim ang buong paligid niya at natumba na lamang siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Mrs. Reyes at tarantang humingi ng tulong upang dalhin sa ospital si Hannah. Tulong! Tulong! Sigaw ni Mrs. Reyes. Sa kabilang banda, ay nakatanggap naman ang tawag si Max mula kay Mrs. Reyes upang ipaalam na nasa ospital si Hannah. Nanginginig ang kanyang buong kamay at mabilis na pinatakbo ang kotse na akala mo'y walang ibang kotse ang kasabay nito. Wala siyang pakialam kung mapahamak man siya o hindi. Ang importante ay mapuntahan niya kaagad si Hannah sa ospital. Pagdating niya sa ospital, ay nadatnan na naman niya si Jack at pati na rin itong si Tiffany na halatang nagulat nang makita siyang halatang hingal-lingal pa sa pagtakbo. Kamusta na siya? Nag-aalala lang tanong niya. Agad na kinwelyohan ni Jack si Max dahil sa galit nito sa kanya. Sinabi kasi ng doktora na dahil sa overfatigue sa trabaho ay nagkasakit itong si Hannah. Hindi kinaya ng katawan niya ang mahabang oras ng pagtatrabaho niya
dahil sa pagpapahirap sa kanya ni Max. Hayop ka! Sabi ko naman sa'yo, diba? Na huwag mong itutulad si Hannah sa mga naging sekretary mo. Pero anong ginawa mo, Max? Anong ginawa mo? Bulyaw ni Jack. Hindi naman makapagsalita si Max at sobra siyang nagalit sa kanyang sarili. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa nangyari kay Hannah. Agad naman siyang lumabas ng room na puno ng galit sa puso at pati na rin sa kanyang isipan. Ngunit bago siya umalis ng tuluyan, ay binili niya sa dalawang nurse na babayaran na niya ang hospital bills. Saka siya nag-abot ng calling card para tawagan siya kung may kailangan pa. Sa kabilang banda naman, ay nagising na si Hannah at bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Tiffany at Jack. Nasaan ako? Tanong ni Hannah. Nandito ka sa ospital, Beshi. Malumanay na sagot ni Tiffany. Na-ospital ka dahil sa kagagawan ni Max. Napakahayop ng lalaking yun. Ang kapal pa ng mukha para pumunta dito. Galit na galit na sabi ni Jack. Hindi porket best friend ko siya, ay itotolerate ko na siya sa ginagawa niya sa'yo. Dagdag pa ni Jack. Nagulat naman si Hannah sa narinig mula kay Jack. Nagpunta ang kanyang boss dito upang bisitahin siya. Naalala naman niya ang sinabi ni Mrs. Reyes na binayaran na ni Max ang isang taong renta. Napasinghap naman siya bago magsalita. Tama na Jack, walang kasalanan sa Sir Max dito. Sa katunayan, ay hinatid pa nga niya ako sa apartment ko at binayaran niya ang isang taong renta ng apartment ko. Wika ni Hannah. Labis namang nagulat ang dalawa sa sinabi niya. Nakaramdam ng kilig si Tiffany. Dahil ito ang kauna-unahang ginawang kabaitan ng boss nilang si Max sa sekretary nito. Kaya naman she found it na special treatment. Samantalang si Jack ay napailing na lamang at nag-isip kung gusto ba ng best friend niyang si Max si Hannah. She likes Hannah so much, pero hindi niya akalaing magiging karibal niya pa si Max kay Hannah. Agad namang nagpaalam si Jack na umalis, ngunit hindi niya pinalam na kay Max ang punta niya. Gusto niyang kumprontahin ito kung may gusto ba talaga ito kay Hannah. Pagdating niya sa mansyon nila Max, ay nagulat na lamang si Max nang makita siya roon. Agad siyang nagsalita upang diretsa ang tanungin si Max sa intensyon niya para kay Hannah. May gusto ka ba kay Hannah? Mariin na tanong ni Jack. Anong klaseng tanong yan, Jack? Sagot naman ni Max. Natila ba gusto niyang i-deny ito sa sarili? Sagutin mo ako. Gusto mo ba si Hannah? Tumaas ang tono ng boses ni Jack. Kung inaakala mo na agawin ko siya sa'yo, ay nagkakamali ka. Sayong-sayo na siya. Mariin na tugon ni Max. Paano ako makakasigurado? Eh lahat ng ginagawa mo kay Hannah ay sobra-sobra na. I know you like her the way you act. Max, ang pagbabayad ng renta ng isang taon, gawain ba ng boss yun? Sabi ni Jack. Why not? You want me to treat her right? Kaya ginagawa ko lang ang tama. I just want to make up. That's it. Pagkaklaro ni Max. So hindi mo siya gusto? Paninigurado ni Jack. Sa tingin mo ba magugustuhan ko ang kagaya niya, Jack? You know me. Sarcastic kong sabi niya. Nakahinga naman ng maluwag si Jack at humingi ng tawad sa nagawa niya kanina. Masyado siyang nagpadala sa emosyon ng mga oras na yon. Sa paglipas ng mga araw, ay tuluyan nang umiwas si Max sa realidad na gusto niya ang dalagang si Hannah. Nagpasya siyang palitan si Hannah bilang sekretary niya at ilagay na lamang sa finance department upang mas magkaroon pa ito ng oras kay Jack. Wala siyang ibang gusto kung hindi ang maging masaya ito dahil alam naman niya na si Jack lang ang makakagawa noon. Ngunit lingid sa kaalaman niya na nasaktan ng sobra si Hannah sa ginawa niya. Hannah, alam kong masyadong mabilis pero gusto ko sanang malaman kung pwede na ba kitang ligawan? Tanong ni Jack. Hindi naman nakasagot si Hannah sa tanong ni Jack at sakto namang dumaan si Max kasama ang sekretary niya. Biglang sumikip ang dibdib niya na halos hindi siya makainga. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng sobrang selos. Hindi niya rin kasi lubos ang maiisip kung bakit bigla na lamang nagbago at nanlamig ang kanyang boss sa kanya. After all he did to her. Ano yun, pakilig lang lahat? Wala lang ba talaga yung mali siya? Pati na rin yung mga tinginan nila sa isa't isa? Okay ka lang ba, Hannah? Nag-aalala lang tanong ni Jack. Okay lang ako, Jack. Pagsisinungaling niya. Napatingin naman si Jack kay Max habang naglalakad kasama ang sekretary nito. Napaka-sexy nito at matangkad na babae.
ibang-iba sa simpleng datingan ni Hannah. Kahit sobrang na-insecure si Hannah at bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. Napabuntong hininga na lamang si Jack dahil kahit hindi sabihin ni Hannah, ay alam niyang may espesyal na namamagitan sa dalawa. Alam niyang gusto ni Hannah at Max ang isa't isa. Nakapag-desisyon naman siyang kausapin itong si Max. Agad siyang pumasok sa office ni Max at nagulat naman si Max nang makita si Jack na nakatayo at seryosong nakatingin sa kanya. "Can we talk, bro?" tanong ni Jack. "Sure, about what?" tanong ni Max. "You told me that you didn't like Hannah," wika ni Jack. Hindi naman nakapagsalita ka agad si Max dahil alam niyang isang malaking kasinungalingan yon. "Napakaduwag mo, bro. Napakasinungaling mo. Akala ko ba never kang magtatago ng sikreto sa akin? Akala ko ba yung mag-best friend tayo?" Maring sabi ni Jack. "Jack, ano bang gusto mong gawin ko? Hinayaan ko na nga kayo, hindi ba? Nalayo ko na ang sarili ko kay Hannah." Maring nasabi ni Max. "Yun na nga eh. Hinayaan mo siya. Hinayaan mo siyang masaktan. Gusto ka ni Hannah, bro. At kahit hindi niya sabihin yun, ay halata kong apektado siya sa ginawa mong pagtanggal sa kanya." Sabi ni Jack. "Kasi yun naman talaga ang dapat." Git naman ni Max. "I know hindi pwede. Wala rin naman kwenta kung gugustuhin ko siya. Kung ipaglalaban ko siya sa'yo." "Bakit? Dahil natatakot kang masira yung friendship na meron tayo? Dahil ba sa best friend mo ako?" tanong ni Jack. Bigla namang napakapit si Max sa kanyang ulo nang biglang kumirot ito ng sobra na halos mabaliw na siya dahil sa sakit. Tuluyan naman siyang natumba na labis na ikinagulat ni Jack. "Bro!" sigaw ni Jack. Nagising na lamang si Max sa loob ng hospital room habang nakahiga sa puting kama. Bumungad sa kanya ang mukha ni Jack na halatang galing sa pag-iyak. "Sabi ng doktor, may brain tumor ka at matagal mo na palang alam. Bakit hindi mo sinabi sa akin to? Bakit, bro?" Mataas na tono ng boss ni Jack dahil sa magkahalong emosyon. "Nalaman ko 3 years ago. Hindi ko na sinabi to kasi ayoko rin namang isipin. Akala ko ay makakaya lang ng gamot pero mas lalong lumala yung sakit ko, bro." Pilit nang umiti si Max. "Ang daya mo, bro. Dapat sinabi mo sa akin para naman may maitulong ako sa'yo. Diba tama naman ako? Para naman kahit papaano ay mabawasan yung bigat na daladala mo. Pero pinili mo pa rin itago." Naiiyak na sabi ni Jack. "Wala naman tayong magagawa, bro eh." Malungkot na sabi ni Max. Bigla namang nagsalita sa likuran si Hannah at napatingin naman si Max sa kanya. Lumapit ito sa kanya at nagpaalam naman si Jack na lalabas para makapag-usap sila. Pero bago siya lumabas, ay may sinabi muna siya kay Max. "Bro, please, give yourself a chance to be happy. Ang dami mo nang ibinigay sa akin at tinulong sa pamilya ko. Kaya this time, hayaan mong ako naman ang bumawi. Hayaan mong ipaubaya ako si Hannah sa'yo para sumaya ka." Nakangiting sabi ni Jack. Pagkalabas ni Jack ay napaiyak na lamang si Max habang napatingin kay Hannah. Agad naman siyang niyakap ni Hannah at hinawakan sa kamay. "Sir," sambit ni Hannah. "Hannah, gusto kong sabihin sa'yo ito bago man lamang ako mawala. Mahal kita." Pag-amin ni Max. "Hindi ka mawawala, sir. Mahal din kita." Nakangiting sabi ni Hannah. "Hannah, wala nang pag-asa sa sakit ko. Mamamatay na ako." Naiiyak na sabi ni Max. Agad namang kinuha ni Hannah ang suot niyang kwintas na sumisimbolo ng pananampalataya sa Diyos. "Sir, huwag kang mawawala ng pag-asa. Naririnig at nakikita tayo ng Diyos. Magtiwala ka lang palagi sa Kanya. Pagagalingin ka Niya." Malumanay na sabi ni Hannah. Napabuntong hininga na lamang si Max at tulad ng sinabi ni Hannah sa kanya ay hindi nga ito nawala sa tabi niya. Araw-araw ay laging inaalagaan ni Hannah si Max kasabay ng pagdarasal nilang dalawa sa Diyos upang gumaling ang sakit ni Max. Hanggang sa isang araw ay unti-unting nawala ng pag-asa si Max at ipinagtabuyan niya si Hannah. "Umalis ka na, Hannah. Malapit na akong mamatay." Bulyaw ni Max sa kanya. "Hindi kita iiwan dito. Dito lang ako. Please, lumaban ka naman." Naiiyak na sabi ni Hannah. "Hannah, gustuin ko mang lumaban pero hindi tayo narinig ng Diyos.
Nanghihina na ang katawan ko, git ni Max. Naririnig niya tayo. Tatagan mo ang loob mo. Mahal na mahal kita, Max. Hinding-hindi kita susukuan. Emosyonal na sabi ni Hannah at niyakap si Max. Sa pagdaan ng mga araw, ay unti-unti nang bumalik ang lakas ni Max. Habang nag-undergo ito ng mga therapy at isang surgery, hindi nawala ng pag-asa si Hannah. Natutulungan sila ng Diyos at pagagalingin itong si Max sa sakit niya. Hanggang sa isang araw, ay idineklara ng doktor na nawala na ang tumor sa utak ni Max at napayakap naman sila sa isa't isa. Ipinangako naman ni Max na pagkalabas ng ospital ay agad niyang pakakasalan ng nag-iisang babaeng nagpatibok ng puso niya at iyon ay walang iba kung hindi ang kanyang pinakamamahal na si Hannah.